Okay, so mga kababayan, yan na, sinasabi natin, magsisimulan na sila. Magsisimulan silang nagwawala, no? Hindi pa na-proklama itong si Bumbo Marcos, nandyan na, nagsisimulan na silang nagwawala. Itong mga kababayan natin, matatawag pa rin naman natin itong mga kababayan, kasi tao pa naman sila at nandito pa rin sila sa ating bansa. No? At yan nga, ang ginawa nila ay pumunta sila doon sa, nakikita nyo sa ating video, naka-play, naka-mute lang. Nakikita nyo at iba't ibang grupo yung dumalo dyan. Nandyan yung anak Pawis. KMU siguro, nandyan din. At itong Kabataan Fertilis, Gabriela, marami. Kasama yung mga Bakabayan Black na tinatawag na grupo. So nakikita natin, no, na marami din. No, umiikot sila. Ang sigaw nila kasi dyan yung Rijik Marcos Duterte daw. Wow, galing. Sila yung diktador, mga kababayan. Alam nyo kung sila mismo yung diktador eh. Hindi yung masasabi natin na diktador si Marcos. Sila yung diktador. Alam mo bakit? Yung gusto nila, yung dapat ang masunod. Imagine nyo, taong bayan na nag-desisyon, umabot ng 30 million yung ano, yung boto ni, ano, di ba? Boto ni Bumbo Marcos. Umabot ng 30 million. Mahigit. 31 na nga eh. Siguro, you know? Parang kulang-kulang na si Indesara na sa 31 na nga. Kasi, so ang problema, hindi nila matanggap yung katotohanan na mahal ng taong bayan itong si Marcos. Pilit nila. Kapalagay mo, itong mga tayan ay mahal ng taong bayan? Hindi. Nadala lang kasi si Lini dyan dahil sa ambisyon ng ilang mga artista na baka sakali na maibalik yung parang kaysa. Yun naman ang realidad eh. Kahit aminin man na nila at saka hindi, yan talagang totoo. Sinuportahan nila si Lini dahil lamang sa parang kaysa. Baka sakali maibalik. Yun ang realidad. So ngayon, dahil hindi gumana yung kanilang narrative sa kanilang campaign kasi hate campaign yung binibira nila eh. Ano bang makukuha mo doon sa hate campaign? Yung mga taong may isip, eh, hindi naman talaga papatol yun eh. Saan ka papipili? So magandang sa pagkakaisa o sa hate campaign? Diba? Basaguliro ka, eh, doon ka talaga sa hate campaign. Nakikita mong ginagawa. Hindi man lang kasi pinayuhan ni Lenny Robredo yung mga supporters niya na wag nang mag-hate campaign. Tapos yung yung ginawa nila na house to house, ay hindi naman talaga nakakatulong kay Lino yun. Bagkos nag-create pa sila ng lalo pa nilang ikinabagsak. Kasi nakikita ko sa mga video, mayroong pagka sinabi kasi ng Marcos na ayaw, ay pinipilit pa nila. Let me educate you. Sa palagay mong word na let me educate you ay maganda pakinggan. Parang pinamumukha mo sa isang tao na siya ay pinaka wala ng kwenta pag ganun. No? Kulang sa kaalaman, ika nga mga kababayan, kaya sinabihin mo gano'n, di ba? Ang problema sa mga ito ay nasa kanila, hindi, walang problema yung ano eh. Tapos yung komilik yung sinisisi nila na sinasabi nila parang gustong palabasin nila na nagkaroon ng dayaan na sa totoo wala naman talagang dayaan na nangyari, di ba? Kitang-kita, dito lang sa amin, landslide si Bumbo Marcos eh. Kitang-kita, kasi pumunta ako kagabi, so ano bang sinisigaw nila? Ah, kasi ang gusto nila, sila yung masunod. Ang gusto nila, sila yung sundin ng komilik, sila sundo ng gobyerno, sila yung tunay na diktador. At saka, ang demokrasya na tinatawag, para lang lamang sa kanila, mga kababayan. Wasa sa iba, walang demokrasya sa bukalburaryo nila, sa iba, kundi sa kanila lamang puro naka-exclusive. Parang yan ang gusto nilang sabihin. Kasi kung demokrasya tayo, sana yung desisyon ng 50 million na yan ay tinatanggap na nila. Pero hindi nila tinatanggap eh. Lalo na ang pinamumukhang ano eh, pinamumukhang iwan ko, binibrinwas nilang utak ng mga tao na mayroon dayaan. O di kung mayroon dayaan, antayan nyo mapuklama, magpahil kayo ng petisyon na puro ano, puro recount. Nakadaling ganun kasimple lang. Di ba? Na ganyan kadali. Kung talagang gusto nyo ng ano, tamang proseso. Hindi yung dadaanin nyo sa rally na sisindakin yung gobyerno, akala nyo matatakot sa inyo. Abay. Sana nga itong mga supporters ni Lenny Robredo dandahan din. At saka si Lenny Robredo, dapat payuhan niya rin ito na huminahon. Sabihan niya, tumulong na lang, makikipagkaisa na lang tayo. Kung anumang layunin ay para naman sa bayan, susuportahan natin. Kung may nakita silang layunin na hindi maganda, doon nila punahin. Hindi wala pa nga, andun na sila, nagrarally. Ang isang gusto nila mangyari, isang bagay lang. Ang hindi pa upuin si Bumbo Marcos sa Malacanang. Yan ay napakasamang tao, mga ganun. Napakasamang bad example yung mga ito. Napakasama. Kaya ayaw na ayaw ko kay Lini. Yan nakikita ko, hindi marunong magkundina sa mga taong ang ginagawa ay hindi maganda. Walang paki. Basta nakikita niya na tila pabor sa kanya, bahala kayo sa buhay mo, wala kong paki. Di ba?
Yan ang ano mga kabayan, yan ang ano. Tignan mo ha, meron akong ipakita sa inyo na message ni Lainey Robredo. Ito yung nakakabahala din mga kabayan. Kayo na magbigay ng conclusion dito. Parang may something eh. Para sa akin lang, parang may something at nakakabahala din. So panoorin natin, basahin natin ito. Ayan, nakikita nyo. Sabi dito, may kilusang isinisilang, may kilusan isinilang at hindi ito papanaw sa pagtatapos ng bilangan. So magtaka ka, ano ito? Nakakatakot, di ba? Parang may balak ba silang gagawin? Di ba? Parang ano eh, parang iba ko, parang mayroon siyang pahiwatig eh, di ba? Yun sana, Lini, no? Mag-concede ka na lang sana, kagaya si Soto ngayon at saka si Cal Yudi, ay nag-concede na. Tinanggap na nilang pagkatalo kasi walang-wala. Si Lini Ruby, 14 million. Ah, paano mahabi rin 16 million na yan? Na wala nang natitira na ano, wala nang natira. Kahit sabihin natin, unpartial yan, unofficial, partial in unofficial yan, eh, hindi naman yan ang boto yan, ay yun pa rin naman eh, hindi naman magbabago yan kasi galing sa original server, original naman na datos yan eh. Di ba? Yan ang masaklap. Sana ang payo ko lang dito sa mga tao na ito, tumanggap din minsan ng pagkatalo. Tumanggap din. Baka may hindi pa tamang panahon para kay Lini. Baka next election, baka sakaling pwede, baka papala rin siya, baka siguro pwede. Bata pa naman si Lini eh. Siguro, hahasain mo na ni Lini yung utak niya para gumaling-galing. At saka sa paraan ng pag-indoors ay gamitan din naman ng kunting kukote, hindi yung tira ng tira. Di ba? Nakakano lang eh. Nakakalaw na itong mga tao nito ay tuturo nga natin na kapag-aral, nananakot pa na sila daw magbuboykot. Huwag daw sila, huwag daw pumasok sa panahon ng panunungkulan ni Marcos. Ibig sabihin, 6 years silang nakanganga. Palagay mo, matino pa ang isip ng ganong tao na sasabihin, huwag tayo pumasok, huwag tayo papasok sa paraan sa loob ng termino ni Marcos. Sa palagay mo, yung utak mo ay pangsyon, na po, mo pangsyon na ba? Baka mamaya, isyalti ka na ha. May utak ka na. Imagine mo, 6 years ka. Kung high school ka ngayon, kung hindi ka pumasok, sana graduate ka na pagkatapos ni Bongo Marcos. Mayroon ka pang 2 years na pinag-aralan na iba. Kung hindi ka pumasok, ay mag-isip ka na. Yung mga nanay niyan, mag-isip ka na kayo. No? Matino pa naman yung isip ng mga ano nyo. Dapat mag-isip kayo ng matino dito. Kasi kung gagawin ng mga ayan ahibay, naku mga kabay, nakakatakot na. Hindi na matino yung utak ng mga yan. Baka mamaya, ano nang gagawin nila pag ganyan? Diba? Imagine mo, manghikayat ka na huwag pumasok sa ganin yung sa panahon ng panunungkulan ni Bongbong Marcos. Kasi kahit anong gawin nila dito mga kabay, hindi naman talaga nila mapigilan ng pag-upo ni Marcos eh. Kahit anong kahit sabihin nila, kahit sabihin natin nagsabi yung NBank kasi pero na kanina eh. Pinawalang visa na kahit sabihin pa ng NBank na okay, yung si Marcos na disqualify, hindi pag ipinasok yan sa Court of Supreme Court. Patigan pa rin si Bongbong Marcos kasi napakataas yung porsyento ng taong bayan yung desisyon. Sa eleksyon, taong bayan ang magdesisyon, hindi yung inbank, hindi yung COMELEC, hindi yung Supreme Court, kundi taong bayan ang magdesisyon. O 30 million nagdesisyon na si Marcos yung gusto nilang pa-open sa Malacañang. Ano magagawa yung mga kulilat na mga loser na yan na wala nang ginawa kundi mag-iingay sa bansa. At saka totoo lang, wala namang lahat naman ng presidente ang mga yan ay kinukontra. Diba? Tiyo mo, Regic Marcos. Nag-import talaga. Talagang pagkita nila kahapon, lamang pa si Marcos kagabi. Siguro nag-import ka agad si Tinamon. Ginawa nila. Hindi ganyan kadali. System, oh, meron na kagad silang inahawakan eh. Napakabilis. Talagang magaling. Magaling sila. Diba? Okay lang yan. Gumarcha sila dyan. Kung ayaw wala man silang gagawin na masama, okay lang yan. Ikot-ikot sila. Kahit umiikot pa sila ng isang milyong basis diyan. Walang ano sila, walang paki yung taong bayan diyan. Basta't ganun lang peaceful ano diyan. At nandiyan din si Renato Reyes mga kababayan. At nandiyan din si Robert Reyes, isang pare na bad example, no? Na siya dapat yung mag-educate sa mga tao. Siya pa yung numero uno na nagkakaroon ng hate, no? Nagka-campaign ng hate para yung hate campaign ang ginagamit nila. No? Pinipilit kasi nila na pasamain yung imahe ng Marcos ngayon na unti-unti nang lumilinaw kasi sa lahat eh. Kasi kung totoo yan ay walang maniniwala sana dyan. Sumuti mo si Marcos sa kabila ng hate campaign nila, ano, sino ibinoto ng tao? Marcos. Wala naniniwala sa sinasabi nila kasi wala naman talagang katotohanan. So yun lang muna mga kabayan at maraming salamat and good afternoon.
At ingat kayo palagi. Huwag niyong kalimutan pa-support itong ating page. Sakit yung lalamunin ko.